na 3 minutos na po makalipasang nagmamadaling alas 6 ng umaga, senyora. Nakabangon na? Nakabangon na? May dapat naman. Eh, kailangan na. Tatlong araw na lang daw po. Tatlong araw na lang po para sa tradisyonal na Pasko ng Sangka Kristiyanuhan ngayong araw na ito ng... Ang bilis sa Huwebes? Huwebes na? Huwebes na pala? Huwebes na bukas, Biyernes na? Ha? Amamas ko po! Nako, nagtatago po! Marami yung nagtatago dito! Ayan, yung isa ho dito nagtatago, lagi ho nakakulong. Nandun sa opisina niya, hindi ko alam kung bakit. At 3 minutos na po, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Amamas ko po! At, yung 22 minutos na wala, marami yung bingi ngayon. 22 minutos, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Hindi, 22 lang. 22 na yun ang buwan ng Disyembre, senyora. 4 minutos na, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Entra na tayo, abre, abre, si Senyor Ray Pacheco na po. Sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Huwebes. At siyempre, binabati na po natin yung mga katropa natin, mga amigos at mga amigas natin sa buong islas ng Pilipinas. Na imbag na bigat kita kayo amin. Maayong buntag, maayong aga, marhay na aga sa Indo Gabos. Buenos dias mga katropa. Good morning mga katropa peeps. At magandang umaga sa inyong lahat, sa mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng El Mundo. Buenos dias. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang ating gabi, magandang madaling araw, magandang merienda sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kababayan natin na patuloy pa rin nakatutok sa aming panatuntunan dito sa DWIC Radio at ICTV. At syempre kasama natin ang buong versa, the News and Operations Center ng DWIC Radio at TV, ganun din ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio at TV. 5 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Andale, andale, dali, 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 entra na tayo, entra, entra. Arriba, arriba. Entra na tayo sa umariba nating mga balita, mga imaalingaw-ngaw na mga balita. Ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-22 ng buwan ng Disyembre, senyora. Asahan, asahan, asahan nyo na na talagang hindi ho magmumura. Magmamahal, magmamahal ang bigas sa susunod na linggo o bago magbagong taon. Kalamayin nyo ang loob nyo, Senyora de Palengke. Senyora de Cusina, kalamayin nyo ang inyong loob. Ha? Ayon sa grupong samang industriya at agrikultura o SINAG, posibleng madagdagan ng 2 piso ang kada kilo ng bigas. Sus, Mario, sir. Pinayag po na siya, SINAG Chairman Lucien Dosso, na hindi na kasi ganong kumikita ang ating mga magsasaka dahil sa mataas na production cost ng palay. Mas mababa na rin niya ang 6 ngayong taon kumpara noong 1 taon bago pa sa problema na noon ng sa problema ng smuggling. Yung smuggling na yun, hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin matalo-talo eh. May iba na talaga, no? Ano sa inyo, Smollett, engineer? Bakit hindi matalo? Ano yung bilog na yan? Ano yung bilog? Kaya hindi matalo, yung bilog na yan ang pumapatay? Hindi makontrol, basta may ganyan? Talaga din naman, ano? Samantala, mag-aangkat na naman tayo ng karagdagang sugar supply ang Islas de Pilipinas. Ay, nako. Ito sa kabila po ng igiligit ng mga producer ha, na sapat yung local na supply bukod po sa naunang 150 metric tons ng imported na sukal na nagsimulang dumating nitong buwan ng Nobyembre. Sa katunayan ay pinabibilisan na po ni Pangulong Bongbong Marcos na kalihim ng Department of Agriculture ang pag-iimport ng dagdag na 64,050 metric tons ng refined sugar upang mapatatag ang presyo nito sa merkado. Alinsunod po sa DA Memorandum Order No. 77, nilagdaan noong December 20 ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban at inatasan si Minimum Access Volume o MAV, Secretariat Officer in Charge at Executive Director Jocelyn Salvador na agarang i-convene ang MAV Advisory Council. Ang MAV ang tumutukoy sa dami ng isang particular na agricultural product na maaaring angkatin sa mas mababang taripa. At nakasaad din sa kautusan ng labis na nangangamba ang Pangulo sa mataas
na inflation rate. Talagang hindi mo malaman kung ikaw ay uupo o tatayo sa sitwasyon ng supply natin ngayon dala po nitong inflation. Kaya hindi yun natin masisiminsan ng presidente. Kumbiksyon na ayaw nyo, pero ito nakikita nila dahil wala ho tayong magagawa sapagkat sila po ang nangunguna sa ating gobyerno dahil sila naman ang masisisi sa bandang huli. 8 minutos makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! May kasabihan nga, laman sama lang tayo, basta wala hong, hindi ho tayo, kaya kailangan na natin ng pagkakaisa pa rin natin, ha, senyora? At pagkakaisa, at ay, sabagat ang pagkakaisa, hindi lamang yan idealismo, ito ay isang mithiin, ayan, maraming nagsasabi niyan, kaya nagsisimula sa isang tao na piniling maging kaisa. Ayan, kailangan maging kaisa ka sa isang layunin. At marami pong pangarap na naabot at magsubok ang nalalampasan dahil ho sa pagkakaisa. Ayan, basta lagi lang may pagkakaisa kahit na may mga tampuhan, merong mga ilang kontrapartido, eh, basta sa pagtutulungan, ang mabigat, sabi ron, ay ano, Engineer Winner? Ang mabigat ay gumagaan kapag daw may pagkakaisa. Ang mahirap ay dumadali. At ang pagbangon ay nagiging mas mabilis. Kaya kailangan lang natin dito talaga koordinasyon at pagkakaisa. 9 minutos makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Basta ganyan ang mangyayari, Senyor Pacheco. Caring-caring natin yan. Caring-caring na ng mga Pilipino. Kahit na sabihin pa natin na talagang itong nararanasan nating krisis ay hindi lamang po sa isla sa Pilipinas, kundi ito po ay sa buong mundo. Ayan. Samantala, ikinalugod ng mga magsasakad dyan sa Tarlac yung mataas na farm gate price ng lokal na sibuyas na Manila, ngayong nagsimula na po itong anihan. Ayon kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperes, paldo-paldo na, ha, ang mga magsasaka ngayon dahil po sa kawalan ng kakumpetensya ng mga imported na sibuyas. At inamin po sa DWIZ ni Mang Jerry, isa sa mga onion farmers sa Tarlac na ngayon lamang sila nakaranas ng ganitong kalaking kita. At kung noong 2021 na niya, 400,000 pesos lamang ang kanilang ginita, inaasahan nilang magdodoble o triple ito ngayong anihan. Ito po ay sibuyas, ha? Hindi bigas ang pinag-uusapan natin. Kasi pagdating ng agrikultura, dami natin sinasaan ng alang bigas, asukal, sibuyas at iba pang mga agricultural products. 10 minutos makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Hinatulang makulong ng 6-8 taon ng Sandigan Bayan ang dalawang opisyal ng Department of Agriculture dahil sa pagbili ng overpriced liquid fertilizer. Mabuti pa ganito, no? May nahuhuli, no? May nahatulan. Pero wala pa tayo nahatulan na matitinding smuggler, di ba? Wala pa. Pero tuloy-tuloy ang smuggling. Yeah? Yan po ang nakapagdataka dyan. Sa 56 na payo ng desisyon ng Anti-Graft Court noong December 2, guilty. Sa kaso ng GRAP, sina dating Regional Executive Director Oscar Parawan at Chief Accountant Maria Perlis Julian Bolapo sa Department of Agriculture Region 9. Kompleto sa pagbili ng mga overpriced liquid fertilizer na bahagi ng 728 million peso na fertilizer fund scam. Kinonbik ang dalawa sa pag-autorisa sa pagtatransfer ng 5 milyong pisong public funds sa non-government entity na masaganang ani para po sa Magsasaka Foundation Incorporated nang walang public bidding. At ayon po sa korte, hinugot yung 5 milyon mula sa Priority Development Assistance Fund ni dating Sambuanga del Sur Representative Isidoro Real Jr. na kabilang din sa mga akusado. Pero inabsuelto matapos pumanaw nitong Pebrero 1. Eh patay na eh. Paano hindi maabsuelto? Di ba, Engineer Winner? Ang hirap eh. Pag dito maabsuelto ka, pagpatay na. Pero pag may smuggling, may smiling. Aba, maganda pala. Kaya pala walang mahuli. Ha? Kapag smuggling daw, sabi ni Vic Lima, merong smiling. Ayun, kaya pala hindi mahuli. Kaya mabuti pa to. Sabi ko nga, nahatulan ng Sandigan Bayan, pero may narinig ba kayong hinatulan ng mga, may mga pangalan na, yung mga smuggler. Ewan ko ba kung kailan natin mabago kulan ng pansin yun. Tapos, makikita nyo, na-smuggle po itong bagay na ito. Eh, pero alam nyo na pala smuggle. Eh, bakit hindi mahuli yung nag-smuggled? Ha? Hindi ba makita talaga yun? Mahirap ba makita? Kasi daw, liit
kit, ano, late kita ba? Hindi makita. Lumalabo ang mata. Bakit ba lumalabo, Senior Engineer? Bakit lumalabo? Pag dinapatan daw ng bilog, lumalabo ang mata. Isang mata pa lang yan, di ba? Pero pag dinagdagan, dalawang mata na, malabo na. Wala na pong nakikita dahil nabubulag na po lahat. Nabubulag? Ha? Nakakabulag ba yan, Engineer? Nakakabulag ba yan pag initsa yan? Ha? Initsa ba yan o ini-issue lang? 13 minutos na makalipas ang nagbabadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Ayan, ayan. Muling pinalaan ng Department of Agriculture yung mga consumer sa pagbili ng puting sibuyas. Iginit po ng Department of Agriculture na hindi locally produced yung mga white onion na yan. Bagkos, ipinuslit lang yan. Na hanggang ngayon, yung nagpuslit, hindi ho nauhuli. Tama ba, Engineer? Ha? Ayan. Alam nila na pinuslit lang yan, pero ang problema, yung nagpuslit, hindi pa rin umahuli-huli. Okay, ayon po kay Esto Perez, hindi sumailalim sa sanitary inspection o walang permit ang mga puslit na sibuyas na ibinebenta sa ilang pamilihan. Maaari anyang tamaan ng sakit sakaling makatsyempo ng white onion na bagsak sa sanitary inspection, kaya hindi dapat ipagsapalaran ang kalusugan ng mga consumer. Kawawa naman ang mga consumer, ano? Nakakalusot yan eh. Naku, hindi maaaring hindi nakakalusot yan, Mr. Esto Perez. Kabakailan, inietras ng kagawaran ang planong ibenta ang nasabat na puslit na sibuyas sa Kadiway Store sa pangambang nagtataglay ang mga ito ng chemical residue at E. coli bacteria. Sana naman po totoo yung sinabi nyo, sapagkat baka humamaya makita namin naglipa na yung puting sibuyas na yan, ha? May mga kasi, alam nyo naman ng Pilipino, kung basta may paraan, may mangyayari. Tama ba? Lagi may paraan yan eh. Kahit na anong gawin yung lusot dyan, may paraan sila. 15 minutos na, senyora. 15 minutos na po. Baka di pasang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Senyor Balita! 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 Andali. 16 minutos na po. 16 minutos na. Marami nagmamadali talaga ngayon, ha? Dahil po, tatlong araw na lamang, senyora. Kaya 17 minutos na, makalipas ang alas 6 ng umaga. Samantala natin, alamin muna natin yung lagay ng panahon natin. Ngayong araw nito, ng Huwebes, mula po sa PAGASA, kasama natin si Ma'am Ana Cloren ng PAGASA. Ma'am Ana, Buenos dias, sister, Mrs. Catalina. Ma'am Ana, magandang umaga, Buenos dias. Magandang umaga, Senyor Regan, sa ating mga taga-subaybay. Narito pa rin po i-update natin sa binabantayan nating low-pressure area. Nasa layo itong 280 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. At itong LPA na to patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern at Central Visayas, pati na rin sa Caraga. Yung amihan natin may kalakasan pa rin at magdudulot pa rin ito ng makulimlim na panahon na may kasamang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley at ng Apayao. Dito sa Metro Manila, sa lalaling bahagi pa po ng Luzon, generally fair weather condition po tayo ngayong maghapon. Pero katulad po na naranasan natin naman ng karang araw, may mga chances po tayo ng mga light rains. Dala po ito ng Northeast Monsoon o amihan. Sa lalaking bahagi naman po ng ating kapuluan ay generally magiging maaliwalas din po yung panahon, ngunit asahan natin yung mga thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Yung nasabi natin low pressure area, Senyor Ray, ay hindi naman po natin naasahan na magiging isang bagyo. At, ay, salamat. Yes po. Salamat, Mamana. Yes. Pero yung labig natin, tuloy-tuloy ito, itong labig na nararanasan natin, nakaranas na ba na tayo ng pinakamalamig o mga anong mga araw kaya ang inaasahan natin yung pinakamalamig na mararanasan ng mga Pilipino dito po sa panahon ng amihan? Yes po, Senyor Ray. Itong amihan natin ay may mas malakas na bugso pa sa mga susunod na araw. Expect po natin na posible mas malamig pa po tayo sa mga susunod na araw. At yung minimum temperature po natin, posible mag-drop pa rin dahil nga yung peak talaga ng amihan natin ay January to February. I see. So, mga February to, January-February yan. Ano? Yan ang inasa natin na makakaranas tayo ng pinakamalamig na lagay ng panahon natin dulot ng amihan. Yes, tama po. Pero ngayon po, dahil nga meron na tayong bugso-bugso na amihan, ay malakas na rin po or mababa na rin mga temperatura na na-observe natin na kung saan dito nga sa Kamilaan. In the next 3 days, 23 to 24 degrees lamang po yung na-expect natin na minimum temperature. Okay.
So ayan ang magandang balita natin. Wala ho tayong inasa ng low pressure area o anumang inasang mamumunga sama ng panahon o bagyo. Mamana. Yes, so meron po tayong minomonitor na low pressure area pero mababa po ang chance na maging bagyo. Okay. Maraming salamat, Mamana. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po. Okay. Magandang umaga, Anak Loren, mula po sa Pag-asa, pinaka-latest ng ating lagay ng panahon ngayong araw na ito ng Huwebes, 22 ng buwan ng Desyembre. 20 minutos na makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Señor Balita! At siyempre, ngayon pong araw na ito, lahat ng mga ospital sa Pilipinas, naka-heightened alert na, senyora. Bilang pag-aanda na po dito, baligtad, ang mga ospital natin, naka-heightened alert. De siyempre, iba-iba pong mga problema itong kakaharapin ng mga ospital natin eh. Maliban dun sa mga sobrang pagkain ninyo, ayan, maraming sinusugod sa ospital, ha. Iyan po ang hirap eh. Ngayon, yung iba naman, yung mga paputok, nakaw, iyan ang hindi maiwasan talaga, no. Kaya lagi yung nakabukas ang ating pagdating ng ganitong mga panahon nito, mukhang 24 hours naka-alert ang ating mga ospital. Nasa linya po natin ngayon si Dr. Ronjin Solante, ang ating Infectious Diseases Vaccine Expert Panel, at gusto natin malaman ngayon ng mga paghahanda ngayon na ginagawa ng lahat ng mga ospital, maliban no sa mga sakit, ha? Dalawang paghahanda ng mga ospital ngayon tungkol dito sa mga paputok. Puro related yan sa infectious diseases yan. Ha? At yan ang siguro mag nagugulat kayo. May infection ba dyan? O naman, pag oras na nagpapunto kayo. Nandiyan na po sa linya natin si Dr. Ronjin Solante. Dr. Solante, buenos dias. Magandang umaga. Hi, good morning. Good morning. Handang-handa na tayo ngayon ulit, Dr. Solante, sa ganitong sitwasyon na naman natin na naka-heightened alert na naman ang mga ospital natin para sa pagsalubong ng bagong taon. Ilang kaya ang mapuputulan? Yan ang napakahirap na kalagayan. Ano? Maintenance nyo pinipigil ang mga Pilipino, nagtataka ako, lalong nanggigigil, Dr. Solante. Yes, mas ano ngayon, Senior Ray, no? Kasi alam natin, ito na yung pinakamaluwang na Christmas natin for the past 2 years, no? So mag-third year na tayo ngayon sa pandemic, medyo lumuwang na rin ang mga restrictions, no? Mm-hmm. So expected yan, sa papuputok pa lang, marami talagang ano yan, expected yan, maraming mga hospital, no? Yung mga firecrackers injury. Mm-hmm. Pero meron din tayo kasi mga binabantayan ngayon na mga pwede rin mag-increase ang admission sa mga hospital, no? Kagaya ng mga infection, dahil pa rin sa respiratory tract infection, medyo malamig na. Yung trangkaso, Dr. Solante. Oo, ang trangkaso ngayon, makuha marami ngayon natin nagkakatrangkaso. Oo, isa yan, no? Ang trangkaso ngayon, hindi lang COVID ang trangkaso. Apo. Influenza, pwedeng pneumonia, no? Or yung tinatawag natin na respiratory syncytial virus, no? Tapos, nandito rin yung mga komplikasyon, ng mga sobrang kain, pagtaas ng blood pressure natin, no? Yung stroke, at yung atake sa puso, tumataas yung mga blood pressure. So, most hospitals will really prepare. At saka, ang problema sa mga hospital ngayon, medyo yung challenge tayo sa mga staff, especially yung mga nurses na nag-alisa na. Ang dami yung nag-alisa eh. Yes, oo. So, yun ang medyo challenge sa mga hospital ngayon. But ganun pa man, kailangan pa rin natin mag-prepare para at least marami din tayong mga masasave na mga buhay. Mm-hmm. So, ngayon, nakamonitor tayo lahat ang mga ospital ngayon, lalo na po rito sa kahandaan natin sa pagbibigay ng lunas, dito naman po sa mga firecracker-related injuries na darating dito sa bagong taon, Dr. Solante. Yes, especially on that aspect, no, nga, medyo nag-uumpisa. In fact, may mga napapasok na sa hospital sa mga ganitong klaseng firecracker-related injury, pero hindi pa ganun kataas pa rin, no? So expected yan sa later part of this week, especially pag pasok ng mga 24, 25, 26 hanggang New Year na yan. Ina-expect natin yung itong mga ganitong klaseng
mga injuries at pagka-hospital. I see. Doc, dito sa nakikita natin, yung mga border restrictions natin para po sa mga travelers, eh medyo niluwagan natin kumpara sa ibang mga bansa like China. Ang China ngayon, eh mukhang nagligpit sila sa kanilang border restriction na dahil dito pa rin sa COVID-19. So, nakakahulugan ba yun na talagang hindi biro pa rin, na talagang matindi pa rin ang COVID-19 kahit na sabihin natin ika nga eh parang balay, parang ano na lang eh, parang nakikita natin ngayon sa mga Pilipino, parang come and go, parang okay lang, relax lang. Merong iba nagsusot ng face mask, yung iba hindi nagsusot ng face mask. Ganun sila ka, ay ika nga ganun ka-relax ang nakikita natin sa mga Pilipino. Kumpara ngayon sa China, na ngayon ay may tindi ang kanilang restriction for travelers. Ang sa China kasi ngayon, Senyor Ray, ang nangyari ngayon, no? Because of their zero COVID policy, talagang nalusutan sila nung itong mga variants of concern ngayon, no? So, paano masasabi nating nalusutan sila? Kung nalusutan ang China, hindi rin ba tayo pwedeng malusutan ng Pilipinas? Pwede pa rin tayo, pero itong mga variants of concern sa China, ito na yung mga dumadaan sa atin, kagaya ng BA.5, okay. BB. So more or less tayo yung mga nauna nitong nag-wave or okay. Tumataas ang mga kaso. Sila ngayon pa lang, no? Ah, and, ganun pala yun. Yes, ganun yan, no? So ngayon pa lang sila at ang nangyayari ngayon, mas mababa din ang boosted population nila. So ngayon lang sila nangangapa sa ganitong klaseng sitwasyon dahil nga yung mga matatanda nila ang na-admit ngayon sa mga hospital. Kasi ang isa sa mga napansin natin nata sa China, yung mga matatanda nila, tama ba, Doc? Yung mga matatanda nila, yung kanilang mga elderly population, yung mga matatandang mga may edad, karamihan daw are not yet fully vaccinated. Yes, marami ang matanda sa kanila na hindi pa nakatanggap ng booster. Mm-hmm. So, ganun sila kakampante dahil nga wala naman sila talagang masyadong kaso na for the past month, no? Mm-hmm. So, ang nangyari ngayon, kung hindi ito magpa-booster itong mga matatanda, ito yung mga estimate nila na ito yung mga papasok sa hospital kung magkakahawaan. Pwedeng ipasok sa hospital o mamatay? Kasi marami na raw namatay na dyan sa China ngayon. Yes. Yes, yeah, yun ang isa sa mga, kaya nga nagre-restrict sila ngayon doon sa mga borders nila para naman hindi naman masyadong tumataas ang mga kaso nila. Pero ang restriction nila dito sa mga locals nila, pinaluwagan din nila, no? So hindi na sila yung mga nagka-quarantine doon sa mga facilities. Uh-huh. Nandoon na sa mga bahay na lang, no? Isolation. And yung may mga more comorbidities, moderate, yun yung in-encourage nila, pumupunta sa hospital. I see. So, masasabi ba natin na yung tinatawag nating elderly population nila sa Pilipinas, ay sa China, kinakailangan talaga ang bakunahan ng booster shot yun? Halimbawa, dito sa Pilipinas, pinakikita ba natin na we are recommending a third booster para po sa ating mga may edad na? Sa mga matatanda na? Sa ngayon, sa mga may edad, sa Philippines, second booster pa lang ang nirecommend natin. Second pa lang, di ba? Second. Second pa lang. Uh-huh. Sa kanila, ganun din ang recommendation nila. Kaya second. Lang ang meron silang second booster sa mga matatanda. Kaya lang mababa talaga ang first boosted population nila. Okay. So, hindi pa sila naka-ano doon sa second booster. Tayo, ang problema na lang natin yung second. Tama ba? Yes. Yes, pero lahat natin, ng matatanda natin nakaranas na ng first booster shot. Hindi rin, ganun kasi. Hindi rin, pareho din. Uh-huh. Pareho din, no? So, 'yun ang medyo ano sa atin na ganitong mga panahon, mag-iingat pa rin tayo dahil ang mga vulnerable population ang pwedeng mag-develop ng severe COVID. Ayun. Meron na ba tayong bivalent na masasabi? Yung bivalent vaccine. Aha. Uh-huh. Wala pa. Hinihintay natin yon mga siguro first quarter of next year. Third quarter. First quarter. Diyos, malapit na. Malapit na. Next year na yan, Dr. Solante. Yes. Malapit na yan. Kasi medyo yun ang priority natin ngayon na mabigyan ang mga vulnerable population if ever na mag-recommend tayo ng second booster or third booster sa vulnerable population. I see. So, at this point,
kailan natin masasabi na talagang ikanga ay matatamo natin itong tina? Sa nakikita ninyo, Dr. Sarante? Kasi everybody, lahat naman ng mga Pilipino, lahat naman ng buong iba-ibang nasyon sa buong mundo, talaga yun ang ninanasa na magkaroon tayo ng endemic. What do you think? Sa inyo nakikita on your part, Dr. Sarante? May possibility bang next year marating natin o maabot natin ang tinatawag na endemic o malabo pa? Malaking chance yan kung tuloy-tuloy na pagbaba ang mga kaso at hindi napupuno ang mga hospital. So malamang next year, hopefully makikita na natin yan, no, na bababa tuloy-tuloy na endemic na ang COVID. Pero kailangan pa rin natin i-monitor yan dahil ito nga ang mga variants of concern na lumulutang lang na hindi natin alam kung kailan. Mm-hmm. So, yun lang ang hindi natin tiyak matiyak pa. Ay, hindi natin talagang matansya yon. Yun ang hindi natin matansya. Yes, hindi natin matansya yan. Kasi halimbawa, itong nangyayari ngayon sa China. Oho, nagulat din ako sa China eh. Medyo na okay na sana. Okay na sana, di ba? Because all of a sudden, meron na naman. Meron na naman. So, ang problema dito, baka mag-develop na naman yan ng mga ibang new variants of concern. So, isa na yan sa mga problema na pwede rin nating i-monitor. Pwede rin ba nating maranasan ang naranasan ngayon ng China? There's a possibility kung merong bagong variants of concern na mag-emerge, no? So, pwedeng ganun pa rin. Dahil ang bakuna natin, talagang magbabago-bago yan dahil kung merong bagong variants of concern, bago na naman ang bakunang kinakailangan natin. So, yun ang nakikita ninyo. Next year, pwedeng mangyari yun? Yes, pwede yung mangyari na mayroong mga bagong variants of concern, tataas ang mga kaso, at magbabago na naman ang recommendation natin sa mga bakuna. So, yun ang asahan natin. Ibig sabihin na Dr. Sarante? Yes, yes. Dahil sa nakikita natin ngayon sa China, kung ano yung nangyayari sa China, possible din na mangyari ngayon sa Pilipinas. Yes, pwedeng mangyari yan sa iba't ibang bansa. Ayun, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Yes. Okay. Ano na ba mga bansa ngayon na masasabi natin kawig na nangyari ngayon ng China? May mga ibang bansa, kagaya ng Indonesia, tumataas din ang mga kaso nila, no? Malaysia, pero hindi ganun kataas kumpara dito sa China. I see. Ang Pilipinas, ano masasabi natin in a way, sa inyong observation, are we improving? Medyo naging stable ang mga kaso natin ngayon at napaka-importante na at least ang healthcare utilization natin hindi talaga tayo na napupuno, no? Mm-hmm. So mga naalagaan na natin yung mga ibang klaseng sakit at hindi lang tayo nakafocus doon sa COVID. I see. Okay, maraming salamat Dr. Sarante sa pagbibigay daanyo po sa amin dito pa rin sa aming palatuntunang Senyor Balita sa dito po sa DWIC Radio at ICTV. Thank you and good morning. Good morning. Dr. Ronjin Sarante, Infectious Diseases Vaccine Expert Panel. Nagadid sa ating orasan, 32 minutos na, senyora. Makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita. 24 minutos, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Siyempre, binabati natin yung lahat ng ating mga katropa dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo-lalo na po yung mga taga Quezon City dyan. Senyor Dalupang, Senyor Katindig, Senyor Luciano, Senyor Vergara, ayan, at ganun din si Tita Lynn Hugo ng Shorthorn Project 8, at si Lani Esteban, dyan po sa COA Commonwealth Area. Ayan, ang dami po dyan mga nakikinig po dyan sa Commonwealth Area, sa Quezon City. Ganun din po yung ating mga taga Payatas. Maraming salamat, Tatay Pedroso, maraming salamat. At ganun din ang sila Manang Denny, Papang Loreto de la Cruz, yan din po sa Quezon City. At maliban dyan, binabati rin natin si Mr. Mamuyak. Ayan, si Senyor Mamuyak, Jose Mamuyak. Maraming salamat. At ganun din, yung mga taga Mekawayan City, ha, yung mga kababayan natin dyan, Mami Rose and Kiko de la Cruz Family, Mercado Family, sa Malhakan, Mekawayan City.
At syempre, lahat po yung mga listeners natin sa iba't ibang panig ng digdig, marami pong salamat. Nelson Malinaw ng Virginia, USA, maraming salamat. Andrea Jong, Susan Ironimo, Hello Nylon, ayan, Emma Redaha, at ganun din po si Enrico Manansala, Annette Alegre D, maraming salamat. Salvacion Rulusta, ayan, at yung mga taga Virginia, USA, at ganun din yung mga taga New York, ayan, ayan, maraming salamat ha. Kahit na nung oras, kaya nakatuto kayo sa amin, mga taga Los Angeles, ganun din yung sa Japan, Korea, at ganun din po sa Thailand, ayan, at sa Indonesia. Marami pong salamat sa inyo ha, sa inyong pagsubaybay. Kahit na hindi noon namin nababagit na yung mga pangalan nyo, pasesya na, sa dami ho nito, hindi namin mababasa lahat ito. Pero anyway, konnichiwa! Yan, sa mga taga-Japan, ha? Ay, yung mga nakikinig pa rin sa amin dyan sa Japan. Konnichiwa. Anong konnichiwa? Ohio. Ano yun eh? Umaga pa eh. Ohio. 36 minutos na. Yung mga taga-Paris, maraming salamat, ha? Muchas gracias. Mga Pilipino po yan. Hindi yung mga Francis yan, ha? Mga Pilipino po yung mga sinasabi kong dinabati natin dyan. Ganun din yung mga taga-Perth, Australia. Ayan, yung Caspilio family. Maraming salamat. 37 minutos na, senyora. Makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Tatlong araw na lang, tradisyonal na Pasko na. At asahan na po ang lalong pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga expressway. Simula po yan bukas dahil sa mga nagsisiuwian sa mga probinsya para po sa tradisyonal na Pasko. Ilan po sa inaasahan na pipilahan? Ito pong South Luzon Expressway, Star Tollway, Skyway, Naiya Expressway, at ganoon din ang Tarlac La Union Pangasinan Expressway na bawang ino-operate po ng San Miguel Corporation o SMC. Ito po magandang balita sa inyo. Ayon po kay SMC President Ramon, ang libre. Ayan, alam niyo mga Pinoy eh, mahilig sa libre. Libre! Ito magandang balita sa inyo ha. Libre ang toll sa mga nasabing expressway simula alas 10 ng gabi sa Sabado o sa bispiras ng tradisyonal na Pasko hanggang alas 6 ng umaga ng Linggo o sa mismong araw ng tradisyonal na Pasko. Malinaw po, libre yan, ha? Libre. Libre din, eto na, ang toll sa bispiras ng bagong taon simula po alas 10 ng gabi hanggang sa mismong bagong taon, alas 6 ng umaga ng Enero a 1. Libre. Ayan ha, libre. Tuwan-tuwa, nakaabot tengang ngiti nung ilan natin mga nakikinig. Oh. Ayan, oh. yung mga napapanood natin, oh. Nakaabot tenga po yung ngiti nila. Alam nyo, pasta libre, nakakatuwa ho yan eh. Kailan kaya libre ang Noche Buena? Sana sa DTI marinig natin, Vic, marinig sana natin sa DTI, sabihin nilang 500 lang ang inyong Noche Buena. Eh sana marinig natin, ipapamumudbud namin ang libreng Noche Buena sa lahat ng mga Pilipinong kukuha sa para po sa mga hirap nating mga kababayan. Maganda yan. Yan ang pwedeng maganda. Yan ang talaga matutuwa ang taong bayan. Pero sasabihin nyo, 500 lang, kayang-kaya nyo yan. Medyo hindi yung bilib sa inyo yung mga kababayan natin, ha? Kaya mas maganda, sabihin nyo, libre. Mas maganda, tinan nyo, tulad itong ginawa ni SMC President Ramon, ang libre. Ayan. Dapat din na niyang planuhin maigi ang biyahe, lalo na po yung mga merong flight, ha, senyora? At magdideploy naman po ng karagdagang personnel upang tumulong sa pag-scan ng auto-sweep cards ng mga nakapilang mga motorista. Tayak-tayak na pila yan dahil libre. Ha? Nito lamang Disyembre 1, inilunsad na po ng SMC ang tinatawag na Seamless Southern Tollways. Initiative ito kasabay ng holiday rush para po sa tuloy-tuloy na pagbibiyahe. Senyor Balita! 40 minutos na, senyora, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Samantala, sa gitna po ng kalbaryo sa paghahanap ng taxi at pag-book ng Grab ngayong traditional holiday rush, ilang commuter nagpapabook na bilang package. Yan po ang ginagawa. Halos triple na ngayon ang booking ng mga padala ayon sa delivery service app na Lalamove. Pero ang ilan ay pasahero pa lang ilan ay pasahero pa lang na nahihirapang sumakay. Yan. Bukod sa request ng mga commuter na umangkas, nakararanas din ang ilang rider ng nasabing delivery service app na may mga nagre-request na magsakay ng hayop. Ha? Pero
pero kanila itong tinatanggihan. Ayan, ipinaalala naman ng Lalamove na hindi sila nagbubuk o nagsasakay ng pasahero o hayop man o tao. Ha? Hayop man o tao. Hindi kayo galit. Hindi, hayop pa sinasabi niya. Hindi kayo galit, ha? Baka si dinidin niyo pa yung hayop, eh. Ha? Ipinagbabawal din ang magpa-deliver ng matatalas na bagay at illegal na droga. Yan, bawal o yan, ha? Yan, yung mga ganyan. Yan, yung hayop na yan. Yung hayop na yan. Bawal yan. Ah, bawal. Nito lamang weekend, bumigat ang daloy ng trapiko sa Metro Manila dahil po sa mga kaliwat kanang Christmas party at pagdami ng mga tao, particular na po sa mga malls. Oh, yeah. Bawal din yung hayop na yan. Bawal din yung hayop na yan, Engineer Winner. Wag mo nang ilabas yan. Bawal daw yan. Bawal yung mga hayop na yan. 41 minutos, baka di pa sa nagbabadali ka na sa isang umaga. Senyor Balita! Patuloy po na dinaragsana, last minute, ha? Talaga na rin talaga, talagang ras na ras ito, talagang daling-dali na, nagmamadali ang lahat ng tao ngayon, ha? Last minute Christmas shopper, dyan po sa Divisoria, Maynila at Baclaran, sa Pasay at Baranyake. Sa pagtaya po ng Manila Police District, aabot na po sa kalating milyon ang mga mamimili sa Divisoria kada araw. Muling pinaalalahanan na po ng MPD ang publiko na panatili ng health protocols para sa kanilang kaligtasan at ingatan, ha, ang mga gamit tulad doon ng cellphone at wallet. Nako, eh talaga yung pinag-iingat namin kayo. Nako, naglipa na po ngayon ang mga, naglipa na po, nandyan po ngayon ang mga, ika nga, maging alerto tayo ngayon. Marami po nagkalat na mga manloloko. Andyan po si Magno. Kilala mo si Magno? Ha? Si Magnong Mandurukot. Ayan, nalaga na po yan, ha? Grabe po ang, alam nyo, grabe ngayon ang mga sitwasyon, ha? Marami po ang mga tinatawag na mula po sa tinatawag nating sa personal na pananalilise. Yung salise, yung pananalilise, ang tawag natin yun, yung salise, maraming salisigang, eh. Yung mga mambubudol, nako, umaabot po sa hanggang online, senyora. Ganun o, ka-big time, ang mga nambibiktima na ito. Milyones po ang nagagawa ng pag-i-scam. Kaya ngayon, medyo may laman ang bulsa ninyo. Alam mo namin yan, may laman, kahit papano, kahit hindi naman ika nga dapat, tila tayo dapat mag-adjust para hindi ho tayo mabiktima. Huwag ninyong ibuyang-yang yung mga bonus ninyo. Sino mo si Engineer Winner? Balot na balot, nandun ho sa hindi nyo makikita ang bonus ni Engineer Winner. Ewan ko kung binigay niya kay senyora. Pero nandun ho sa, buksan nyo ang medyas ni Engineer Winner. Nandun ho ang kanyang bonus sa loob ng medyas. Ganyan ang gawin nyo. Huwag ninyong ibubungay-ngay. Huwag nyong ibubungay-ngay. Huwag mo nyong ilalantad yung pera nyo. Huwag matataranta, lalo na pag namimili kayo, ha? Malato naman dyan. Oh, ingatan nyo yung mga dala nyo. Huwag kayo magpapadala dun sa mga nag-aalok sa inyo ng kung ano-ano. Dahil baka ho, madali kayo ng budol-budol, ha? Yan o yung mga palalala po lamang ni Senyor Pacheco. Bukod doon sa pag-iingat mula sa banta ng ibang tao, mag-ingatan din ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong marupok. Saan? Sa pag-ibig? Hindi. Marupok sa paggastos. Kala nyo, marupok lang sa pag-ibig. Meron ding marupok sa paggastos. Si Engineer Winner, hindi yung marupok yan. Ang kapal yan. Ang kapal. Hindi siya marupok pagdating daw sa paggastos. Napakakapal. Isipin nyo nga, nasa medyas niya. Paano magagastos mo yun? Nasa medyas niya. Hindi nyo makikita. Yung iba nilalagay sa pitaka, si Engineer Winner, ilagay nyo sa medyas nyo. Para siguradong hindi kayong magiging marupok. Hindi kayong magiging marupok sa paggastos, ha? Alalahanin, mahal, senyora, mahal ang mga bilihin. Lagi natin binabalita yan. Mahal ang mga bilihin. At kapag oras na nawalan kayo ng pera, nako, mapapamura kayo. Doon lang kayo mapapamura, ha? Kaya alalahanin ninyo, baka masobra ng inyong gastos, nako, at sa buong 2023, ano aasahan natin, ha? Sa sobrang gastos nyo ngayong 2022, pagdating ng 2023, nganga kayong lahat, nakanganga kayong lahat. Magbabalik si Senyor Pacheco. Magbabalik po ang buntuan ng Senyor Balita pagkalipas po lamang ng ilang mga nagampalala. 45 minutos na makalipas ang nagbabadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Andali ng oras. 47 minutos na po makalipas ang nagbabadaling alas 6 ng umaga, senyora.
Samantala, target po ng Department of Tourism o DOT na maabot sa 4.8 million na bilang ng international visitor arrivals sa Pilipinas sa susunod na taon. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, inaasang papalo po sa $5.8 billion ang magiging kita ng bansa kung maabot ang nasabing target na malaking tulong para po sa mabilis na panunumbalik ng sigla ng sektor ng turismo at ganun din sa ating ekonomiya. Samantala, bagyahong tumaas muli ang kaso ng COVID-19, ha? Kaya sabi ko sa inyo, huwag ko kayo masyadong maging kampante. At sa datos po ng Department of Health, nasa 823 ang panibagong kaso ng COVID-19 kung saan umakyat ang kabuang kaso sa 4,058,465. Sa kabila nito, bumaba naman ang aktibong kaso ng 16,896 matapos makapagtala ng 1,188 na mga gumaling. Senyor Balita! Mayorya ng mga Pilipino, ayan ha, naniniwala gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 6 na taon. Aba, maganda yan. Yan ang mga tinatawag natin positibo. Think positive, ha? At batay po sa sinigawang tugon ng mga nasa survey survey ng Okta Research sa 1,200 respondents noong October 23 hanggang 27 na inilabas naman ng resulta kahapon. Lumabas po sa survey na 51% ng adult Filipinos ang nagsasabi magiging maayos ang kanilang buhay sa susunod na 6 na buwan, 40% ang naniniwalang walang pagbabago, habang 6% ang nagsabing magiging malala. At pinakamarami ang may positibong pananaw sa Visayas at 67% naman, habang pinakamababa sa Mindanao, 42%. Ayan, 49 minutos na makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Tingnan natin ang lagay ng trapiko natin sa mga sandaling ito. Kasi pagkat na ngayon nasa gitna po ng traffic, ang ngayon natin mga kababayan, siyempre, at sabi ko nga sa inyo, ay ito ngayon ang traditional na Christmas rush. Everybody is in the mood of rush. Ha? Lagi silang on the rush. Ha? Lagi silang nagmamadali. Madali dito, madali doon, madali roon. Lahat 'to minamadali na. Pati 'yung pagkita ng pera, kailangan 'no talaga 'yan. Kailangan talaga. Pero ingat po kayo sa trapiko, ha. At tingnan natin muna ang lagay ng trapiko natin mula sa Metro Base ng MMDA. At kasama natin si Michael Angelo Raceles. Michael, buenos dias. Merry Christmas po, Sir Ray Pacheco. Thank you, Michael. Buenos dias. Yes po, buenos dias po sa lahat po na nakikinig ngayong Thursday morning sa DWIZ. Para sa ating live traffic update, ay simulan natin baybayin itong EDSA southbound. Kung manggagaling po tayo dito sa may Monumento Circle hanggang dito na yan, sa may Quezon Avenue Eaton Century Station, ay sa mga oras na ito, dito na lamang tayo makakaranas ng konting pagbagal sa may Muñoz intersection. At paglagpas naman dyan sa Muñoz, ay dere-derecho tayo dyan. At magtutuloy-tuloy po yung kabilisan na yan hanggang dito na makarating tayo ng Cubao area, kung saan mag-uumpisa na ang matinding pagbagal ng daloy ng ating trapiko dyan. At paglagpas ng Cubao, magtutuloy-tuloy yung kabagalan na yan hanggang dito yan sa may SM Mega Mall. So puro mabagal na yan, ha? Puro mabagal na. Mm-hmm. Yes po, Kari, sa mga oras na ito, mabagal na rin talaga simula Cubao hanggang dito yan sa may SM Mega Mall. At at paglagpas ng SM Mega Mall, hanggang dito na yan sa may Makati area, ay makakaranas na tayo ng maluwag na daloy ng ating topico dyan kapag nakalagpas na ng SM Mega Mall. At dito sa may Guadalupe area, ay southbound, maluwag na maluwag pa po tayo sa mga oras na ito. At dito sa may tunnel na kumukonekta simula Buendia palabas ng Magallanes, ay nakakaranas na rin tayo ng volume ng mga sasakyan dyan. Moderate to slow movement na rin tayo dyan sa tunnel palabas ng Magallanes area. Tuloy-tuloy tayo hanggang dito sa may Pasay area, kung saan dito sa may Evangelista at dito sa may EDSA Taramo, kung saan yung MRT Taft Avenue Station at mga dederecho ng Pa-Heritage, ay sa mga oras na ito, moderate to fast movement pa rin naman tayo dyan sa area ng Pasay na yan. Ngunit asahan natin sa mga susunod na oras dyan sa may Pasay Heritage, medyo bibigat tayo dyan sa mga susunod na oras.
dako tayo ng EDSA Northbound kung manggagaling tayo ng Pasay Mall of Asia hanggang dito na yan sa may Guadalupe area. Ay asahan po na sa mga oras na ito, wala pang nagiging problema sa daloy ng trapiko dyan sa nasabing lugar na yan. At paglagpas naman ng Guadalupe hanggang dito na yan sa may SM Mega Mall, ay dito na lamang tayo na makakaranas ng bahagyang pagbagal sa may Reliance Street. Yan po yung yung tunnel na kumukonect na lagpas lamang ng Bonnie Avenue Station palabas ng SM Mega Mall. At from SM Mega Mall hanggang dito na yan sa may Cubao area ay mamaintain po nito ang moderate to fast movement. At approaching Cubao area ay magkakaranas lamang tayo ng bahagyang pagbagal. Ngunit paglagpas naman ng Cubao hanggang dito na yan sa may SM City North EDSA sa mga oras na ito, maluwag na po. Dire-diretso lamang ang daloy ng trapiko dyan sa nasabing lugar from Cubao hanggang SM Annex. Maging mga sasakyan na papasok ng North Luzon Expressway at mga dediretso ng Monumento Circle, wala pang nagiging problema sa mga oras na ito. Paalalas natin sa mga motorista ngayong araw ng Webes, ang ating ipinapatupad na number coding scheme ay para sa mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa number 7 at number 8. At ipinapatupad natin ito sa buong Metro Manila sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At magpapatuloy sa hapon sa ganap na alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati, whole day po ang number coding scheme sa kanilang lungsod simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At para naman po sa ibang katanungan ukol sa traffic at ibang emergency assistance, ay tumawag lamang tayo sa MMDA Hotline 136. Yan po muna ang latest sa ating traffic ngayon Thursday ng umaga mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA at Metro Base. Michelangelo Racelis, bumabati po ng maligayang Pasko po sa ating lahat. Maraming salamat, Michael. Si Michael Angelo Raceles ng MMDA Metro Base. Update natin sa trapiko natin sa mga sandaling ito dyan po sa Metro Manila. Nagatid sa ating orasan, 54 minutos na makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Mamamagi bukas ng Economic Welfare Assistance o ang kanilang mga empleyado ang pamahalaang lungsod ng San Juan. Sa Facebook post ni Mayor Francis Zamora sa ilalim ng EWA, makakatanggap ng 15-month pay ang mga empleyado ng San Juan City Hall at San Juan Medical Center na may permanent, casual, pati casual ha, meron ha, at ganoon din yung mga job order at contractual status na nakapagserbisyo ng mahigit 4 na buwan o bago mag-October 31 at dapat ay nasa serbisyo pa rin hanggang sa nasabing araw. Ang mga empleyado at job order naman na nakapagserbisyo ng mas bababa sa 4 na buwan ay nasa serbisyo pa hanggang sa nasabing araw, tatanggap po ng 4,000 piso. Ba, magandang balita po yan sa lahat ng mga empleyado natin, kay casual kayo dyan po sa lugar ng San Juan. Senyor Balita! Ng Philippine Ports Authority ang seguridad at kaligtasan po ng mga biyaherong mag-uuwian po ngayon sa mga probinsya ngayong traditional na Christmas rush. Ayon po kay PPA spokesperson Eunice Samonte, maigpit ang kanilang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng pagdagsa ng milyong-milyong biyahero, lalong-lalo na po, senyora, bukas ha? Aminado po naman si Samonte na hindi minsan maiwasan yung ilang aberya gaya ng atrasado ang schedule ng mga barko, lalo't nakakaranas din tayo ng tinatawag na traffic congestion sa mga pantalan. Sa madaling salita, hindi lang ang traffic, hindi lang ho dito sa lupa, sa kalupaan, pati na rin dyan po sa karagatan, ha, sa katubigan. Nakakaranas po tayo ng traffic congestion. Hindi lang yan. Sa impapawid din. Ang aeroplano nga, bago makababa traffic sa itaas eh. Kaya ho, hindi makababa. Ang traffic, hindi ho sa itaas, sa baba pala. Kaya hindi makababa yung mga aeroplano. 56 minutos na, senyora. Makalipas ang alas 6 ng umaga, nakapag-almusan na yung mga dapat mag-almusal? Nakaalis na ba yung may mga appointments dyan? Yung mga may trabaho, baka ho nalilibang? Dahil yung iba, alam mo namin na bigay na ang bonus ninyo. Sabi na senyora ko, wala na senyora. Wala na senyor, ha?
Duman daw sa palad niya na wala yung ano yung bonus. Eh pero si Engineer Winner, mayroon pa hong bonus dahil hindi ho niya nilalabas sa medyas niya ng sapatos niya. Senyora, baka ho kapkapan niyo ng gusto si Engineer Winner. Sapagkat meron na pong bonus yan, hindi lang ho niya pinakikita sa inyo, nasa badges niya. Kaya yung iba, binigay kagad yung bonus. Ayun, na, wala na, tunaw na. Si Engineer Winner, hindi ho matutunaw sapagkat nasa loob ng medyas niya ang kanyang bonus. 57 minutos na makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Na babantayan ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang inggil sa pasahe sa mga provincial buses. Layunin na niya nito na masiguro na walang mangyayaring overcharging sa pasahe. Naku, mapipigilan ba yan? Engineer Winner, mapipigilan yan? Basta ganyan nasa kagipitan na, wala na. Magkano? Dadagdagan ko! Ganyan yan eh. Para isakay mo lang ako. Ayan, ganyan yan eh. Hindi maiwasan yan, senyora. Kahit na nga overloading, basta may pera eh. Naku, ewan ko ba? Inabisuan naman ng PITX sa mga biyahero na maagang magpabook ng kanilang mga biyahe. Patuloy namang nagsasagawa ng random inspection ng mga otoridad sa mga buses at drug testing sa mga konduktor at driver sa PITX. Senyor Balita! Naghahanda na po ang mga ospital sa mga mabibiktima ng paggamit ng paputok ngayong tradisyonal na Kapaskuhan. Sana hindi lang ho paputok ang paghanda ng mga ospital, ha? Lalo na yung mga trigger happy. Ha? Yung mga trigger happy. Alam niyo naman tuwing tradisyonal na Pasko at bagong taon, marami hong tinatamaan din ng digaw na bala. Hindi lang ho paputok. O wag mo iputok, wag mo iputok. Ha? Pero yung iba pinuputok eh. Pinuputok nila kasi akala nila walang tatamaan. Ha? Eh ano, karamihan ho sa kanila ay mga bata ang nagiging biktima. Kaya kahit na may maigpit na paalala po ang ating PNP sa publiko, maging sa mga miyembro po ng PNP, marami pa rin ang lumalabag, senyora. Kaya po, paalala lang ho namin, ha? Sa gitna ng kasiyahan, yung pong mga paglalasing eh. Paglasing na, lasing. Wala na. Nakakalimutan na po yan na meron silang obligasyon na hindi sila magpaputok ng baril, dala ng kalasingan. Mayroong mga nagiging irresponsible silang gun owner o gun authority. Meron silang authority para magkaroon ng baril, nagiging irresponsible sila at nagpapaputok ng baril. Resulta, kamatayan po ng marami nating mga inosenteng mga kababayan, particular na po ang mga kabataan natin. Bueno, mga amigos at mga amiga, sumapit na po tayo sa tagdang oras ng ating pansamantalang pag-iwiwalay ngayong araw na ito ng Huwebes. At bago niyan, isa mo ng mahalagang mensahe mula sa ating chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Sometimes, we think we have it so little. Little blessings, little of everything. But if we start to appreciate the little things in life, we will find out that we have so much. So much of family and friends. So much of love and trust. So much of God in our hearts. Thank good. Thank God. Thank God. Have a merry week. God bless you. From our chairman, Aliw Broadcasting Corporation. Edgar Camangon. Maraming salamat, Chairman. With that, si Senyor Ray Pacheco may isa pa nagsasabi. Hasta mañana! Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Balita!